What's up mga ka-normies, in today's video pag-uusapan natin ang ilang tips para makambak nyo yung laban sa Mobile Legends. Disclaimer lang na hindi guaranteed na kapag sinunod mo to, automatic comeback na agad. Kumbaga, mas mapapataas lang nito yung chance na makambak nyo yung laro. Dapat din ikaw yung isa sa mga carries sa laro nyo. So dito sa video ito, talagang luging-lugi kami at napakaalat din ng early game ko. Pero tandaan nyo, hanggat buhay pa yung base nyo, may chance pa kayong manalo. So tip number 1, never surrender. Obviously, dapat di kayo nagsusurrender sa laro. Nandun yung mindset na paano ko mapapanalo tong laro kahit sobrang dehado na. Ubus na tore, base na lang natira. Kung ganito yung mindset mo sa laro, tataas yung chance na makambak nyo. Kasi kahit sa ang aspeto ng buhay, mahalaga yung mindset. Yung focus sa goal mindset, totoo yon. Kasi kung ang iniisip mo ay wala to, talo to, malaki yung chance na matatalo talaga kayo. Pero kung iniisip mo na paano kaya maipapanalo tong game, may chance na manalo pa kayo sa game. Yun yung winning mindset sa game. So, mataas yung chance na makambak nyo nga talaga. So, tip number 2, just focus, don't blame. Karugtong ng never surrender, dapat nakafocus ka lang. Huwag mo nang sisihin yung kampi mo, pabayaan mo na lang. Pasasabihin mo pa, bakit kasi Layla yung pinik mo eh. Huwag na, nandun na kayo sa sitwasyon eh. Nandun na kayo, nangyari na, lugi na talaga kayo. Wala nang may tutulong na sisihin mo pa yung tao. Eh, wala ka nang magagawa, hindi mo na mababalik yung picking, yung drafting. Kundi, sabihin mo na lang sa kanya, siguro, Layla, likod ka lang. Mga ganun ba, malay mo, makinig. Kesa kapag tinrash talk mo, baka mag-throw pa yan. Mas wala kayong pag-asa. Tapos kung assassin ka rin, like gamit mo si Ling or Fanny, pwede ka rin mag-split push para ma-divert mo yung attention nila. Cut mo yung mga minions, mga ganun ba. So tip number 3, never ever die. Mahalaga din na di ka mamatay dahil isa ka nga sa mga carries. Importante, lagi kang buhay para in case man na may mamatay sa inyo, at least kayang-kaya mong i-def. O di kaya, ma-wipe out yung kalaban, kaya nyo nang tapusin yung laro. Huwag kayo mahihiyang mag-build ng defensive item. Mas mahalaga na makasurvive kayo. Kasi aanhin nyo yung full damage kung lagi naman kayong pitas, di ba? Dito nag-hybrid build pa ako para di agad ako mamatay sa teamfight. Hindi ako nawa-one-shot ng Eudora at saka ng Saber dito. Hinahayaan ko na rin yung mga kampi kong mamatay kapag di ko na talaga sila kayang sagipin. Di ko afford yung mamatay dahil mahaba-haba na rin yung respawn timers. So tip number 4, wait for the enemies to blunder. So parang chess lang naman yung ML mga ka-normies. Kung kayo ang lugi, kayo yung nasa defensive side. So magiging aggressive yan yung mga kalaban. Magiging prone sila sa error. So gamitin nyo yung advantage na yun para mapunish nyo sila. Tip number 5, know the 30 seconds rule. So kapag na-wipe out nyo sila, o di kaya may natira, pero wala namang capacity na mag-fast clear ng minions, tapos nasa gitna na yung minions nyo, at 30 seconds pa bago mag-respawn yung kalaban, pwede nyo nang i-end yung laro. Kung may available na Lord, huwag nyo nang kunin. Erekta nyo na, siguradong tapos na yung laban. Dito bonus na lang yung Lord, pero endable na to kahit walang Lord, kasi more than 30 minutes yung respawn timer ng kalaban, tapos nasa gitna na rin yung minions. Wala ring capacity na mag-fast clear yung Tamos nila. Kung may iba ka ring tips paano kumambak, ilagay mo lang sa comment section para makatulong din sa iba. Yun lang. Victory!